Napuruan ng bagyong Julian ang malaking bahagi ng Batanes. Sa tindi ng hangin, nawasak isang 5-seater plane na nasa Basco Airport. Narito ang report. Ganito katindi ang hampas ng hangin sa Batanes sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Julian kahapon. Nakataas noon ang signal number 4. Sa isla ng Sabtang. Lumipad ang ilang yero. Matindi rin ang pagbuhos ng ulan sa bayan ng Basco. Bahang may kasamang putik naman ang rumagasa sa uyugan. Sobrang lakas na po ang bagyo dito sa Batanes. Para kaming nililindol sa lakas ng hangin. Napakaraming nasirang bahay. Yung mga tao naman ay nasa evacuation center. Doon sa may uyugan, kasi parang doon ang dinaanan ng husto yung nung bagyo. Uyugan, Sabtang at iba na. Ang problema po dito, sobrang tagal. Kagabi pa po, magdamag. Tapos ngayon, isa ito sa pinakamalakas na bagyo dito sa Batanes. Isa namang 5-seater plane sa Basco Airport ang nawasak. Ayon kay Governor Marilu Caico, nakatali pa raw ang eroplano sa 2 truck noong Biyernes pero hindi pa rin kinaya ang malakas na hangin. Bagong tanim lang po mga palay na yan pero lubog na po sa baha. Nanalasa rin ang bagyong Julian sa Cagayan. Nagka-landslide naman sa Bugyas, Benguet. Nabuwal din ang mga puno sa Bauco Mountain Province. At mga poste ng Mountain Province Electric Cooperative o MOPRECO. Sa Bangi, Ilocos Norte, hindi na passable ang Abot Bridge na nasa boundary ng Barangay Lanao at Barangay Malasin. Napilitan ang dumaan sa Hanging Bridge ang mga taga Quirino, Ilocos Sur. Hindi na kasi makadaan ang mga sasakyan sa spillway dahil sa pagtaas ng level ng ilog. Habang sa Baguio City, stranded ang ilang motorista. Hindi na kasi madaanan ang bahagi ng Naguilian Road. Makapal din ang fog sa Marcos Highway. Pero tuloy ang clearing operations ng mga tauhan ng DPWH. Naramdaman din ang epekto ng Bagyong Julian sa iba pang bahagi ng Luzon gaya sa Tarlac, kung saan bumisita si Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi roon ng mga titulo sa halos 5,000 mga benepisyaryo. Bago ang pagpapasinaya sa unang lithium battery manufacturing plant sa bansa, sa Capas. Thousands of family food packs are now being prepared. Healthcare centers are on high alert. And our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods. Mag-intensify pa ito eh. So we'll have to watch until it's finished. Dahil din sa epekto ng Bagyong Julian, nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw, Binga at Magat Dam. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.